pagbati po ng buwan ng mga katutubong Pilipino at yun din buwan ng mga museo at mga galleries. So ngayon na buwan ng Oktubre ay nasa kalagitnaan na tayo ng semestre at ganun din ay nasa gitna din tayo ng pandemya at ngayon ay nasa proseso tayo ng akreditasyon. So para sa cultural mapping background ay nakabilang sa ating mga extension at community involvement ay nais kong magbigay ng kaunting impormasyon tungkol sa ating status ng cultural mapping. So yung cultural mapping natin ay binibigay ng Pambansang Komisyon sa Kultura at mga sining bilang technical assistance at nito nakaraan na 2 taon ay bilang isang grants. So ito ay pondo na pinagkakaloob para sa mga lokal na pamahalaan. Mapalad ang lalawigan ng Marinduque dahil sa 6 na bayan ay meron tayong 5 na sumasailalim sa cultural mapping. Pero doon sa 5, meron tayong 2 nauna noong 2018 na nakakuha ng technical assistance mula sa NCCA at ngayon ay meron na tayong 3 pa na nakakuha ng cultural mapping pero sa anyo ng grants. So ang cultural mapping project o Cmap ay merong 5 na mga layunin. So una, para maunawaan ang mga balangkas tungkol sa mga pamana at sa kultura na sangayon sa ating National Cultural Heritage Act of 2009 o ito yung RA10066 at pangalawa, para lalo natin mabigyan ng halaga ang mga iba't ibang cultural resources na meron tayo sa ating komunidad. At pangatlo, para mailapat natin o ma-apply ang iba't ibang mga kagamitan at mga pamamaraan para sa gathering, para sa classifying at sa analyzing ng mga local na cultural data. Pangalawa sa huli o pang-apat ay para mapagsama-sama natin at makabuo tayo ng local culture profile at makagawa tayo ng salalayang datos para sa cultural statistics. At pang-5 at huli ay para tayo ay makatulong sa ating lokal na pamahalaan para sa mga mekanismo ng pagsasama-sama ng local culture profile at itong mga statistika para sa pagpaplano ng mga lokal na pamahalaan para sa pagpapaunlad sa mga programa, gawain at mga proyekto. So kagaya na nabanggit ang status ng ating cultural mapping sa lalawigan ng Marinduque, ang Mugpog at Buena Vista ay nagsimula na noong 2018 pero ito ay technical assistance kaya ang pondo ay hati sa NCCA para sa mga cultural facilitator, cultural mapping facilitator kagaya ko at ang LGU naman ang bahala sa counterpoint nila para sa local mapping team. So simula noong 2018 ay nagsimula na mag-training ang mga local mapping team ng bayan ng Mugpog at sa bayan ng Buena Vista. So nauna yung Mugpog noong June 2018 at noong October 2018 naman ang parehong taon ay sa bayan ng Buena Vista nagkaroon ng pagsasanay. Kaya lang hanggang ngayon ay umabot na sa first follow-up visit ang Buena Vista. Ang Mugpog ay umabot sa second follow-up visit pero hindi pa pareho nakakaabot sa community validation. Kaya lang ang Buena Vista ay nagkamero na ng partial na output. Meron silang coffee table book na nito lang taon inilunsad kahit no isang taon pa 2020 ay natapos na. So ang bayan naman ng Santa Cruz at bayan ng Gasan ay nabigyan ng pondo dahil isa ng grant ng CMAP o Cultural Mapping Project. Ang bayan ng Santa Cruz ay noong Oktubre 2020 nagkameron ng pagsasanay at nito lang nakaraan na Pebrero 2021 ay Gasan naman. Samantalang ang Santa Cruz ay
nakatapos na sa kanilang local culture profile at na-turn over na nila ito noong nakaraan na July. Ang Gasan ay tapos na magkamero ng community validation noong nakaraan pang Abril at Mayo at sinasapinal na lang nila ang kanilang local culture profile. Sana ay ngayon last quarter. So maliban po sa bayan ng Mugpog, sa Buena Vista, sa Santa Cruz, tsaka sa Gasan, tayo din po ay nabigyan ng pagkakataon para pumunta sa ibang bayan at magpadaloy ng cultural mapping. So sa bayan ng Sagada, sa Cordillera, at sa Tiwi naman sa lalawigan ng Albay. So ito ay nung panahon pa ng pre-pandemic, pero nagkameron na ng first follow-up visit ang Tiwi, ang Sagada ay patuloy pa rin sa kanilang data gathering. So sana ay kahit nasa pandemya tayo ay mag-ingat pero tuloy lang ang ating pagmamapa. So ito lang nakaraan na buwan ay nagkameron tayo ng pagkakataon para naman magsagawa ng pagsasanay sa Sofronio Española sa Palawan. At nitukuran lang nakaraan na linggo ay sa Mansalay naman sa Oriental Mindoro. Nabigyan din tayo ng pagkakataon para magsagawa ng social preparation sa San Fernando sa isla ng Sibuyan sa lalawigan ng Romblon. So itong extension at community involvement ay kabilang sa 2018 na harmonized na agenda. So isa yan sa 10 na nakalagay sa agenda ng culture and values. Kung matatandaan, ang culture and values ay 7th kabanata ng Philippine Development Plan. At kasama dito sa agenda ay 10 na area, so o lugar, katulad ng culture at heritage mapping, humanities, education and pedagogy, history and social sciences, advocacy, language enhancement, pang-7 ang journalism, pang-8 ang theater production, number 9 ang language and literature, pang-huli ang arts and crafts. So konting detalye lang tungkol sa advocacy ni, dahil tayo ay mayroong BA communication na program, so sila ang naatasan ng Norwegian Mission Alliance na magsagawa ng kasunduan sa bagong tatag noong panahon na yon, noong 2017, sa Marinduque Alliance of Youth Advocates para ipagpatuloy ang kanilang nasimulan na 1 minutong pelikulang pang advocacy. Kaya pinagsama yung advocacy tsaka yung sine. Kaya meron advocacy ni. At ganun din, meron tayong grupo para sa teatro. So nasimulan na yan ni Ma'am Rosalinda Castro at kadalasan ay communication major ang sumasali dito. Kaya yung teatro Marinduqueño dati ay naging MSC Theater Guild na ngayon at nagpapatuloy sila kahit sa panahon ng pandemya sa pagmamount ng mga performance o pagtatakal. At pang siyam, tungkol sa ating language and literature, meron din tayong pangkat ng mga mag-aaral na kumukuha dati ng English 3 to 7 o creative writing na may sariling grupo. So ito yung Litera Club. At sila naman yung mga kumukuha ng iba't ibang kurso sa panitikan kagaya ng world literature, Philippine literature, Anglo-American, Afro-Asian at European literature. So kung meron 10 na kabilang doon sa harmonized agenda area, ay meron din tayong program area na Culture and Arts Area 7 na may kabilang na 10 na priority area sa research and development na may katumbas na expected outcome. So ito din yung 10 kanina, pero meron na siya mga inaasahan na mga outcomes. So katulad sa culture and heritage mapping, inaasahan na magkameron ng preservation at transmission ng cultural heritage. So ibig sabihin, pag maayos ang pagsasanay, matatapos ang data gathering, magagawa yung local culture profile. Pangalawa, tungkol sa humanities, magkameron ng
epektibong documentation, preservation, at transmission ng culture. So lalo na may intangible cultural heritage na mawawala at kabilang sa larang ng humanidades. So pangatlo, education and pedagogy. So meron tayong mga pag-aaral tungkol sa methods and strategy of teaching, placer studies, assessment of learning, curriculum and development. So dahil ang School of Education at ang School of Arts and Sciences ay isa na lang na kolehiyo, meron tayong graduate diploma in cultural education para sa mga teacher scholars. At ganun din, meron tayong unang batch ng BCAED o Bachelor in Culture and Arts Education. Kaya meron ganitong klaseng agenda dito at inaasahan na outcome. So, pang-apat, History and Social Sciences. So, meron tayong mga kolaboratibong pag-aaral para sa preservation and management of cultural heritage. Kung kaya, nagkameron na ng internally funded na pananaliksik para sa local history at nagkameron din ng pagtatangka na magkameron ng diksyonaryo para sa culture-based na mga termino. So, para sa language and culture, magkameron naman na integrative at collaborative na pag-aaral para sa preservation at conservation pa rin. So, pang-anim, para sa arts and crafts, inaasahan na magkameron na epektibo at epesyente na mga programa para sa language enhancement. So, para ito sa mga English language studies na dati mga daycare workers ang pinagsisilbihan. Ngayon ay yung mga official sa barangay ang siniservisyohan naman. So, pang-pito, tungkol sa arts and craft ay effective and efficient programs for language and enhancement. Para sa arts and craft ay preservation of Marinduque's arts and craft. Kaya sa ngayon, meron tayong Museum and Conceptualization. Ito yung MSCCA Creative Hub. Kung saan ay pag-ugnayan tayo sa iba't mga counterpart natin sa Romblon, sa Palawan, saka sa Mindoro. So, pang-walo, tungkol sa journalism, ay magkameron tayo ng mga responsable at maasahan ng mga mamamahayag para sa lahat, lalo na sa panahon ng election. So, kailangan ay may panlaban tayo sa misinformation at sa mga troll. So, kailangan natin sanayin ng ating mga mamamahayag sa loob at labas ng paaralan at lalong mas mahalaga sa kanilang komunidad. Pang-siyam, theater production at pang-sampu, tungkol sa advocacy. So, isa lang naman ang tunguhin natin na inaasahan. Magkameron ng pandaigdigan na kalidad, world class na mga panteatrong production at pampelikula na production. So, yan yung inaasahan natin sa panahon ng pandemya. Tuloy lang ang atin pagkatuto at paggawa ng nilalaman o content creation. So, hindi man tayo kumita o maging viral, ay ginagawa pa rin natin yung ating bahagi para makita natin yun, mga kwento at kung ano yung kwenta ng mga kwento na to. At kung nakita natin na may kwento at kwenta, ay bigyan natin ng halaga para hindi siya mawala sa ating kamalayan. So yun lang, maraming salamat muli. Ako si Randy Noblesa mula sa Institute of Arts and Social Sciences na bumabati sa lahat ng makabuluhan na buwan ng katutubong Pilipino at buwan ng mga museo at gallery sa Pilipinas. So maraming salamat at mag-ingat tayo sa pandemya at sa COVID-19.